sa EP. And then we also have a Tagal, a Filipino song, Simula, pero wala pa tayong kanta in our mother tongue, which is Bisaya. Mm-hmm. And so sabi niya, so sabi ko, it's a good idea na maglabas kami ng mga kanta. And then naalala niya yung Dodong. Tapos hindi ko talaga in-expect na mangyayari yun kasi nga I wrote it for him and just for his ears. So sabi niya sa akin, hindi, release natin yun, ganyan, ganyan. And at first, I was hesitant kasi nga, I think yung song na yun yung pinaka, pinaka raw sa lahat ng nasulat ko. Pag pinakinggan niyo siya, walang kahit anong palamuti. Walang rap. Walang, walang rap, walang, walang, walang the slightest of runs. Walang wala, runs. Wala talaga anything. It's just, it's like me singing a love letter to the one I love. Very, as in, literal na, pag pinakinggan mo siya, it's very specific sa kanya kasi Dodong yung endearment in Bisaya eh. Dodong Inday yung endearment in Bisaya. And tinatawag ko siyang Dodong. So, sinulat ko yun for him. And yun nga, nagdalawang isip ako, pero he encouraged me. And para mas maganahan ako na i-release yun, sabi niya, huwag ka mag-alala. Para hindi mag-isang i-release yung Dodong, magsusulat ako about Inday. So, ito yung story ng Inday. Ganda segue mo, pasok. Parang ganito yun eh, parang Zoom meeting as in. Tapos, nagtanong na sila, Star Music, sila Poly East, oh, anong next releases niyo? Tapos sabi ni KZ, yun po, Dodong sa akin. Tapos yun nga, nag-decide ako na, sige, I'll do an Inday. Pero, noon, wala pa akong idea what to write. So, basta alam ko lang Inday yung magiging title. Noong nag-iisip ako, parang in a relationship kasi like si Kays, for girls yata, normal yung nagtatanong kayo sa amin. Parang lambing nyo sa amin yung, babe, mahal mo ba ako? Love mo ba ako? Parang ganun. Laging may ganun eh. Parang maraming nakaka-relate sa ganun na, do you love me? Do you... Kahit magkasama kayo isang week na hindi kayo naghihiwalay, nandyan lang kayo, lagi pa rin, mahal mo ba ako? Love mo ba ako? So, the Dodong, Inday, is a song of reassurance sa love ko, sa aking Inday, may line doon na imuhar ako. Inulit-ulit ko yun more than 10 times. Ibig sabihin nun yung Tagalog is, sa'yo lang ako. Para ma-reassure talaga siya na huwag kang mag-alala, nandito lang ako at sa'yo lang ako. That's the story of the song. That's sweet. Oh, congratulations. And for my last question, how's marriage life so far and paano na-affect yung creative process niyong dalawa? Ako po, ang dami-dami mga negative na nangyayari still ngayon sa bansa natin, sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Even sa mga sa individual natin, sa mental health, physical health, spiritual din meron ko mga pinagdadaanan. Pero one thing that I'm thankful for sa pandemic is that it made me love my husband more. Na akala ko sobrang mahal ko na siya pero every cue music. Pero every day he proves me wrong. Kaya ko pa pala siyang mas mahalin kasi mas nakikita ko siya na mas maalaga siya sa akin ngayon, super supportive, lalong-lalo na ngayon na pandemic, ang dami-dami mga trabaho na dati we have like a whole village doing it for us or helping us do it. But now I have a husband who does everything for me, like kanina kinomplement yung camera, yung lighting namin, ganyan-ganyan. But siya lang yun, siya lang lahat yun, even the audio, siya lahat yun. So, I am very thankful na kahit nakakapagod, he never complains and he's always there supporting me. Pinagmamaneho niya ako sa mga trabaho ko. Kahit na kulang din siya ng tulog kasi may mga work din siya, may mga kailangan siyang tapusin, may mga deadlines na kailangan ma-meet. Pero, ayun, sana hindi siya magbago. Pero ayun, I am thankful na ang daming mga sa dinami-dami ng mga relationships na nabuwag dahil sa pandemic, yung relationship namin pinagtibay. Wow. So, feeling ko na sa magandang buhay ako. Please watch this. Itong oras. Thank you, Miss Kate. Thank you, Miss Kate. May natitira pong TJ Monterde sa mundo. Paki-comment nga. At yeah, one thing that I really appreciate talaga at sa Bisaya ha, to your songs, both Inday and Dodong, is the simplicity of words na ginamit nyo. Nakakabilib talaga. It's as simple as, diba, naglahutay. Higugma. Kailangan mga words. That's with very
na song, but you guys pull it off. Congratulations talaga. All right, and I'll be calling now our next media friend, Josephine Bonsol. Hi! Hello! Hello, Mijo! Kamusta naman dyan sa Iceland? I love you, Paisy. Alam mo rin yan, I love you, TJ. Hi, Mami Jo. Pa, nag-miss ko na kayong dalawa. Alam niyo, sinusundan mo kayo forever, sa lalo na sa TikTok. We are trying. We are trying. Ang hirap po sabayan ng mga bagets. Oo nga. Ang cute-cute yung dalawa. Napagsasayaw mo na si TJ. Last mo yun. Huwag mo kayo mag-alala. Chichempohan ko lang. Ngayon medyo alam ko na kung kailan siya chichempohan eh. Kailan siya pwedeng pumayag. Kasi minsan medyo ayaw siya talaga kasi nahihiya siya. Pero sabi ko nga sa kanya, yung TikTok community kasi, pag nakita nila na nag-enjoy ka, nagugustuhan nila. Oh. Then, ano, yeah, so. Nakakakilig. Nakakakilig kayo dalawa, lalo na pag napagsasayo mo si TJ. Kasi hindi namin nakikita nagsasayo si TJ. Tapos na mapagsayo mo siya, kinikilig lalo kami. Kilig na kilig ako. Naku, Miss Jo, sa Cagayan de Oro, before, nung kuya idol namin, just sumasayo po yan siya sa university. Ay, talaga? Sa mga, sa field demo. Sa hampon. Field demo pala, requirement. Pero feeling ko, hindi na ikinakatuwa ni TJ na si MJ ay, yung host. Oo nga po eh. Daming ay, so, maraming, masyadong maraming alam. May okay. Mga nare-reveal. Miss Jo, ano po yung tanong niyo for Casey and TJ? See, my first question is, did you really have that term of endearment na Dodong and Inday also? In real life, did you call each other Dodong and Inday? Kasi sobrang common naman, diba MJ? Sobrang common talaga na endearment ang Dodong at Inday sa Visayas and Mindanao. Most of the time, Dong, Day, Dong Teach, Dong Day. It's either kasi ang pinaka-sweet or ang pinaka-nakakatakot, diba? Oo, Dong! Ang galit na, diba? Uy, Dodong! Galit na yan, Miss Josephine. Pero napaka-sweet naman if endearment talaga. Okay. O, diba, minuturuan nyo kami. Pangarap ko yan. Pangarap ko mag-Bisaya eh. Alam niyo yan. Actually po, sobrang special din sa amin na medyo meron kaming na-address na hindi namin na-realize. Yes, actually. Kasi, like, yesterday, pwede ko ba kwento without hindi like, so, parang yesterday, somebody messaged us and actually, message TJ. Tapos yeah, parang friend. Sinabi niya na parang, bro, parang, isn't it weird na yung title ng song niyo is Inday? Kasi, lalong-lalo na sa mga hindi nagbibisaya. Yeah, hindi alam yung background. Oo, feeling nila, pag sinabi mong Inday, hindi ko alam kung paano siya ma-explain, pero feeling nila, pag sinabi mong Inday, automatic na ganito yung trabaho. Automatic ito si Inday. Yeah. Parang ganyan. So, parang naging stereotype. So parang sa akin din. Ako kasi it's my pang-ilang release ko na to na Bisaya eh. And parang naging ano rin siya. Naging parang to educate other friends who don't know. It's not their fault though. Kasi yun yung... Hindi lang sila na-expose. Hindi lang sila na-expose yes, eh. Yes. But yung yun. Inday means loved one, sweetheart, a lady, a noble woman. So yun yung ibig sabihin ng Inday. Kaya sa tanong ni Mami Jo, ginagamit namin yun. Hindi siya yung main endearment namin. Pero there are iba, times. Iba din kasi depende po sa topak. Pag friends kami. Pag naglalambing, ganun. Oo. Pati sa mga ano, pati sa mga like, actually, ang dami kong tinatawag din na Dong. Mm-mm. Like si Jason D, Dodong ko siya. Dong! Yes, tama. Dong, ganyan. Oo. Lalo-lalo na pag Bisaya. Si Maymay. Oh, si Maymay. Si Morissette. Day ko din sila. Day! Day, ganun. Kasi endearment mo yun eh. Parang it automatically makes you feel closer and parang mas at ease kapag kasama mo yung tao. Tapos yun yung tawagan niya. Dong, Day, ganyan. And considering the largest population of speaking Bisaya, mas marami talagang nagsasalita ng Bisaya.
you are making this dream come true for them. And I would like to say congratulations to both of you. Kasi this is a genre that most couples and also a lot of people are waiting for. And thank you for your music because they are now being relatable for them talaga. Nakaka-relate ang karamihan at nakakakilig. My last question naman to both of you is, anong kanta for each of you? Yun talagang pagmalayo kayo sa isa't isa na talagang papapalingon ka si KZ yun or si TJ yun. Yung mga originals mo kasi, pag alam mo yung, well, kasi baka bias dahil asawa mo na ako, yung mga kanta mo, yung intro pa lang alam ko na para ganun. Mm-hmm. Pero siguro isa sa pinaka-favorite ko, yung Carrera oh. Song ni TJ. Siguro, wherever I am, pag narinig ko yun, alam ko agad na si TJ. And sobrang proud ako sa song na yun kasi parang it was his way of moving out of his comfort zone. It's a type of song na hindi niya nasusulat. Even the arrangement, yung atake niya sa vocals, he even asked me to help out pagdating sa mga ibang parts na gusto niya pang i-improve. And yung song pa na yun, nanalo pa yun ng award. So I'm super proud. Thank you. Sa akin naman, sa song ni KZ, ayoko maging bias kasi ito yung media call natin ngayon. Pero itong Dodong kasi sabi nga niya kanina... Sige, Inday din pala. sabi nga niya kanina, ano to eh, lalabay niya sa akin eh. So 2 years ko na po itong pampatulog. Kasi voice note to eh. Voice note talaga to originally. So lagi siyang, para pag hindi ako nakakatulog minsan, I play this voice note, this certain voice note na very specific kasi sa akin yung lyrics, very specific sa akin yung pagkakanta niya. And lalabay na sa lalabay talaga siya. Tapos Bisaya pa. And yung ano namin, yung mother tongue namin, main language namin. So ito yung favorite ko. And right now, sobrang happy ako na nasa Spotify na yung pinapakinggan ko sa voice note for the past 2 years. Nakakakilig naman. Congratulations to both of you. Thank you very much. And more power. We love you both. Yes. Thank you. Thank you, Miss Josephine. So talagang kikiligin ka pa, Miss Josephine, pag makikita mo na music video this Saturday. Right? From Iceland yun, ha? Oh, diba? Layo kitang naabtan, TJ and KZ. So background naman tayo. Ito, we have a question from Juan Belenario of News 5 and he just typed it on the chat and he said, News 5 and One News pala. For KZ muna, kamusta maging ka-collab at co-love si TJ? Galing. Galing naman nun. Masaya po. Sobrang saya kasi... Di ba pag sa ibang tao, medyo nahihiya kang magsabi ng mga gusto mong sabihin. Pagdating sa, kunwari, if you're a co-writer sa isang kanta, or if you're co-arranging the song, nahihiya ka. Pero with TJ kasi, alam ko na kahit anong sabihin ko sa kanya, alam ko na he knows na it's always what's best for the both of us, or sa kanya, or... Ganun. So, masaya ako. At alam niya kung saan ako nagagaling, alam niya kung saan din niya ako bibigyan ng kumbaga, saan yung spotlight for me, saan yung spotlight for him, alam niya yung, paano yung galawan namin. So, masaya. Tapos yung kahit patulog na kami, tapos maya-maya may isip kami mga changes. Wait lang. So, it's so easy na yung co-writer mo, kami walang patulog. Ang cool. Grabe yung saluan at balance. Yes, and we actually have a question for TJ from News 5 and 1 News pa rin. What have you learned from being married couple? Learned from KZ or from the experience? From being married. Married life. Maraming bagay ang natutunan ko at most especially na my wife is the Asia Soul Supreme. So malaking bagay 'yun sa akin. At saka sobrang dami, like what she said, yung pag-compliment niya sa akin, same thing na yung sa kanya. Kasi ako, I write songs but I really don't consider myself much of a like parang
parang singer talaga yung musicality ko. Sakto lang enough yung chords ko, yung progressions ko, just enough to write songs. So, pag nagsulat ako, mas lyricist kasi ako eh. So, pagdating dun sa mga runs, sa mga takbo ng mga notes ng song, doon malaking tulong ang nabibigay ni Casey sa akin. Lalo ngayon na isang bahay na kami. So, pag meron ako naiisip na, oh, parang maganda to, pero yung second chorus ko medyo boring na, paulit-ulit na lang. So, babe, can you help me out? Anong magandang, paano ko siya ihahatid dito sa next chorus na to? So, marami akong natututunan kay KZ, lalo na sa loob ng marriage na to. Yan. Nice. Grabe. Gusto ko na talaga magpakasal. Oh, feeling. Bigla na. It's nice that you compliment at the same time balance, diba? Nice. And yeah, we have next, I'd like to call in our next media friend, Neil Ramos. Sir Neil Ramos Tempo. Sir Neil, are you here? Can you Sir please turn Neil, on your niyo po yung baso. And a mute. Ayan. Feeling ko nag-lunch na si Sir Neil. Let's call him later. Yeah, na-disconnect lang siguro. But we'll call him later if he's in na. Sandan, and we have from Cebu. Yan. Hi, from Banat News. Sandan, Andaya. Hi, Sandan. Maayong buntag. Maayong buntag. Buntag. Yes, may buntag. Yes, sa inyo kami yung uno. Yes, all of that. How can you describe your music? Or doon na ba mo yung laing genre na gusto niyo masuwayan? Ako sa una. May ibang music ba tayong gusto mong ma-try? Ibang genre? Sige, go. Kaya mo lahat eh. Parang wala ka na dapat tubukan. Sa personal, parang ako po kasi yung type ng artist na naniniwala na lahat ng bagay pwede kang matutunan sa lahat ng bagay. Mm. So, gusto ko po masubukan lahat ng mga genre. I wanna be able to write songs sa iba't ibang genre, perform songs sa iba't ibang genre, ganun. Kasi I think ang dami mo kasing matututunan eh. Mas madami kang matututunan, mas dumadami yung arsenal mo, mm-hmm, as an artist pag bukas yung isip mo sa madaming bagay. So, ayun. Walang specific, pero sobrang open ako sa lahat. Same. As in. Ako rin, ganun din. Madalas kami makinig dito ng music sa bahay na malayo sa music namin. May mga times na nakikinig. Maraming times, nag-80s kami. Oo. Jazz, maraming times. Mga tita and tito. Nakikinig kami ng jazz. Pag dinner time, yun, nakikinig kami ng jazz. May mga times naman na puro rap. May mga times na Bisaya, palagi. Puro rap, oh, may influence. I'm so proud. So wala, ano siya, it's mix. So kung nagsusulat kami, mas marami kaming pwede pagkuna ng inspirasyon. Oo, tapos syempre, ang malaking factor din dun yung, eh, sir, okay na ba sir? Tagalog, gamot ba, sir? Para masabdan sa... Okay. Tapos, ang laking factor din na dahil kinasal na kami, may panibagong layer. Mm-hmm. Yung experiences na pagkukuhanan namin for our songwriting, mas lumalim na siya kasi may mga lessons na nakuha from the marriage. Syempre, ang dami namin natututunan sa isa't isa. Dami-dami namin natututunan sa mga sarili namin na nung single pa kami, wala pa kaming kasama sa bahay. Ay, mm-hmm, hindi namin na-discover. And now we get to know ourselves more and we get to know each other more. And so, ayun. And I think nagre-reflect yun sana sa songwriting namin. Okay. Do you have a plan na magagawa ng cover ng Bisaya song? In a future album? Sige, rinig ka ng cover. Mga kanta ng Bisaya, sir. Diba ng mga Vispop? Yeah. Pero minti yung mag-cover kong sir, maulang lang yung mag-post. Pero whenever we have shows sa kanang kuan sa Visayas or sa Mindanao, we always make sure na may Bisaya medley. Yeah. Para kabalo mga tao na proud yung kami ng Bisaya, jud mi. Kay gahe yung Bisaya. Yes. Salamat, Casey and TG, and congrats sa bago niyong songs. Sir, salamat. Amping, amping niya, Cebu. Thank you!
Regards diya sa mga Cebuanos kauban nato diya sandan. All right, and from Chicanas naman, let's have Albert Abelido. Hey, mabuhay. Fresh naman 'yan. Congratulations for Nali. Pero ano, dear, kasi parang somehow, parang it's been a while since we've experienced yung success nung Visayan Song na usahay. Diba? Yung pag yun talaga yung pag, diba? Yung classic. Like, for these two songs of yours, how do you envision this para nyo masabi na successful kami sa paggawa ng kanta? Ako, personally, parang naging ano na kasi siya sa akin po, naging part na siya ng system ko to write Bisaya songs. Naging ano na rin siya, parang, what do you call it? Advocacy. It's my third Bisaya release. And when I go to Visman areas, kahit pre-pandemic for gigs, my biggest songs in Manila aren't my biggest songs in Visman. Parang, they always wait for the Bisaya songs to come. And pag ako, based on the question, masasabi ko na successful yung song pag meron talagang kahit may mga konti lang na na-encourage akong nagtitweet sa akin or nagme-message sa akin na, Kuya, ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin ng song mo? Parang I'd be happy to answer na, ito yung ibig sabihin yan. Ito yung ibig sabihin yan. Para mas lumawak yan yung Bisaya knowledge nila and ma-share ko rin yung language ko sa mga Tagalog speaking individual. So yun, masasabi ko successful na ako dun pag may Tagalog, mga Tagalog, yung iba din na like iba din yung salita, oh, English or anything, oh, yeah. Yeah. Yun ang successful na song, Bisaya song para sa akin. Pag marami akong pag na-share ko at maraming gustong matuto ng Bisaya. Opo. Yun din po ako, plus I think mafe-feel namin na naging successful yung cause namin sa pagsulat ng Bisaya na songs. Pag meron na ding mga artists na mas encourage na magsulat in their own and language. Not only Bisaya, other artists who speak Ilocano, Ilonggo. Pabatin, this is KZ's first Bisaya song. So I'm so proud of her na tinuloy niya talaga to. This is my first Bisaya release. So I am super thankful. So yun po, feeling ko kahit hindi man, kumbaga, well, si Lord naman ang bahala if ibigay niya sa atin yung numbers, sabi yung magandang numbers for this song, but this is us trying to open a door na dati dinadaan-daanan lang ng mga tao. This is us trying to tell people somehow na hey, there's another door that you should, yeah, in our own way, little no, way, sana no, makatulong. Parang tingnan niyo po, meron sobrang daming mga kanta sa Pilipinas na nasa iba't ibang lingwahe na hindi lang natin alam, hindi lang natin naririnig yung artist kasi hindi natin nabibigyan ng chance because hindi natin naiintindihan yung lingwahe. But if we look, or more like hear beyond the words and try to really feel the song, music transcends language kasi. So we just have to give it a chance kasi nakukuha nga din po nating suportahan yung ibang mga, yung kanta sa iba't ibang parts ng bansa, sa iba't ibang parts ng mundo na hindi natin naiintindihan. But, tapos hindi natin mabibigyan ng ganong chance yung mga singer-songwriters sa ating sariling bansa. So parang, ayun, yun yung pinaka-cause kasi sana na ma-encourage yung mga songwriters na mas magsulat pa in their language and ma-encourage din yung mga listeners, kahit yung mga non-Bisaya-speaking people na bigyan din ng chance po na pakinggan yung mga kanta from different parts of the Philippines. Kasi ang dami-dami natin mga lingwahe na minsan kasi yung mga kanta, like si TJ kasi yung madaming kanta in Bisaya. So, madami siyang mga natatanggap na bakit kasi hindi mo na lang to gawin in Filipino? Or bakit kasi hindi mo na lang to gawin in English? Pero kasi po, bawat lingwahe kasi merong sariling beauty eh. Yeah. Na pag tinranslate mo, yung beauty niya nawawala na, it gets lost in translation. So sometimes you just have to listen to the song as it is. Yeah. Parang nawawala yung magic. Like when we listen to Tagalog songs, pag tinanslate siya sa English, parang, diba, parang iba na siya. Hindi na siya yung feeling na original na Tagalog siya. So parang ganun.
Yes. And ano, siguro no, kapag may mag-message din sa iyo na ano, na-heal yung kanilang sleep apnea. Dahil sila na ba yun? Ang ganda ng song na yun. Sana kunin na ng ano, ng calm up. Calm up, yung dudong. Center yourself. Dudong. Pwede, diba? Sana mapakinggan nyo po, sobrang gandang song na yun. Super. True. And yung last question ko is, doon naman sa music video, what kind of experience will we expect from watching the music video? Ano ba talik, parang iko-combine niyo ba yung two songs or two separate music videos for Inday and Duda? So, pwede ba sabihin? Bakit may malaking tawa? Grabe naman yan. Kasi hindi mo namin alam kung pwede namin sabihin. Pero yung music video na to, na-excite ako mapanood nyo kasi makikita nyo ako in my most comfortable and uncomfortable self. Kasi, ayaw, bagong dating look ba to? Or parang hindi naman ano siya? Po. Kasi diba, pag napanood nyo yung mga music videos ko from the past, well, except those videos na like yung simulang-simula pa lang talaga. Pero nung after I got my haircut, yung ganito ka short nung mga like 2015, never na ako nagkaroon ng music video na parang may love team na parang masweet, ganyan ganyan. Kasi hindi naman po talaga ako ganun. But for Dodong and Inday, it had to be us. Wala naman ibang pwedeng magbigay ng visual dun sa kanto namin kundi kaming dalawa. So medyo na-challenge ako kasi hindi nga po ako sanay, kahit nga asawa ko na po siya. Hindi po ako sanay pag okay, looking at each other. Ganyan, tapos tawa lang po kami ng tawa. Easy, smile on the camera, kinikilig ka. Oo, kunwari lang kita ko. So, as in po, sobrang tumatagal sa akin kasi po basta. Pero si TJ kasi sobrang galing niya. Sobrang pag sinabi ni direct na ito yung ano, okay, ito, looking at this camera, tapos biglang tingin sa malayo, tapos tingin, ang galing niya, sobrang galing. Tapos pagdating sa akin, ang cute mo. Bala horse. So yun po, tingnan nyo po, panoorin nyo yung itsura ko dun. Trying to be, ano, basta. Like, I tried to. Pero cute naman. Sobrang cute. Basta, parang gusto mo sabihin na panoorin nyo pero huwag nyo panoorin. Pero huwag nyo na ulitin. Panoorin nyo na lang in my most comfortable and uncomfortable self. Cute. Pero ano, para sobrang saya kasi syempre sobrang out of my, sobrang simple lang ng video namin, very straightforward, pero sobra akong na challenge. I was out of my comfort zone. Ooh, kaabang-abang. Walang challenge kay TJ. Parang prenup nga yung video, ano? Grabe naman. Extended ang prenup. Okay. Yun po. Thank you, Sir Albert. Thank you so much, and more power sa songs nyo. Salamat po. Thank you, Sir Albert, the freshness. That. Yes. All right, and we have here actually a question from TJ. Hindi TJ Monterde, but si TJ Garcora of Lionheart TV. Ayan, sinan niya lang yung question niya, and he says here. Teka lang muna, guys. Here. TJ, since ang song ni TJ ay song of reassurance, ano naman ang song na Dodong other than a lullaby? Ah, nice. Ang ganda nun. Yung ang Dodong ay kanta ng pagpapasalamat. Kasi pag pinanood niyo po yung lyric video, which by the way are now available sa mga May closed captions to. Official YouTube channels ng mga labels namin. And Star Music, meron po doon ano, closed captions. Parang kinuwento ko lang na Dodong, hindi ko inakala na aabot tayo dito. Hindi ko nga inakala na pipiliin mo ako sa dinami-dami ng magagandang dalaga sa mundo. Hindi ko inasahang sa akin ka titingin. Hindi ko inasahang na sa dinami-dami ng problema, kaliwat kanan, hindi ka pa rin umalis. Na sa haba-haba ng iyong paghihintay, ikaw lang ang tanging naghintay sa aking oo. Na
kahit ang dami natin pag-aaway, never mong naging option ang pagsabi ng goodbye. Never mong sinabi na iiwan mo ako kahit na pwede mo naman akong iwan na. Parang ganun. Nagpasalamat ako na sa dulong-dulo parang sinabi ko sa kanya na salamat. Salamat kasi nandito ka pa rin. At imbis na lumuwag yung hawak mo, mas humigpit pa yung kapit mo kasi ngayon mag-a-idol na tayo. Yeah. Parang, super straightforward na I'm just grateful na sa 8 bilyong tao sa mundo. Ganto ko yun. Sa 8 bilyong tao sa mundo, I get to be right next to you, singing these songs, performing for people, telling us about this wonderful thing that we have, which is love. So a song of gratitude. Yeah. It's a song of gratitude. Nakakakilig naman yan. And follow-up question, ano ba daw yung na-notice nyo right now with each other na, na hindi nyo napapansin before? Like sabi ko po kanina, mas si TJ, mas akala ko, di ba usually kasi parang feeling mo, pag naniligaw ba, parang okay, best foot forward yan. Pero pag pagkinasal na kayo, wag mo nang huwag ka nang mag-expect na magiging ganun pa rin siya. Parang ganun. Pero si TJ, imbis na from ganito at guman yan, umangat pa siya. Mas parang hinigitan niya pa yung sarili niya nung nanliligaw pa siya. Sobra siyang mas maalaga, sobra siyang maintindihin. Na minsan kahit ako, sinasabi ko na sa sarili ko, ba't hindi siya magalit? Parang feeling ko, dapat magalit siya nung time. Parang niya ako inaway. Baka there's something wrong with me. Hindi, ganun ka rin naman. Same naman tayo. Tsaka ano, si Casey naman, ano siya, ang sarap niya kasama. Ang sarap niya kasama kasi. So akala ko dati, pag kinasal na kami, isang under one roof na kami, parang... Ado ka may ingayan sa akin. Oo, ano kaya itong adjustment namin? Parang ano kaya mangyayari isang bahay na kami? Pero... Wala ka ng break for me. Pero na-realize ko, ang sarap niya kasama. Tapos very maintindihin din, very maalaga at... Yun nga, meron ako mga songs na sinusulat ngayon and yung theme niya parang ganun. Parang gusto ko mang isipin na ang dami ng adjustments kasi newly married kami, one year na kami next month. Pero this month na pala, mag 1 year na kami. Pero hindi, parang it's very, naging smooth lang lahat. Hindi super smooth, pero it's not hard to love you. Ang dali mo mahalin. Yeah. The great things outweigh the slightly not good ones. Parang vaccine. So, grabe na ha. Grabe na tong kilig na to, guys. But actually, to be honest, Jen, your simula playlist actually transcends your love with each other now that you guys married, diba? Thank you. Doon talaga nabuo. You know, mapapakinggan at mapafeel namin through your songs. And we got here next, Sir Alan San Kong of Star Photo. And he sent us a question. Any plans of having a baby now? No. Kung hindi man, kailan? Oh, kailan yung plano? Ang dami na tatanong yan, no? Kahit sa TikTok, parang araw-araw kung nakuha yung question. Binabayaran lang kami. Every time tinatanong kami yan, ang yaman na siguro. Pero sa ngayon kasi wala pa, sir. Kasi sabi ko nga, mag-anniversary kami this month. Pero hindi pa namin totally na-experience talaga yung ano kasi yung magta-travel or na kaming dalawa lang. Kasi kinasal kami sa pandemic. So, sa ngayon, yung priority namin, ito muna, kami muna, enjoy tapos kung maaari, makapag-travel muna kami right after, pwede na. Opo, kasi po, sa 1 year namin, actually sa 7 years namin na together, dalawang beses pa lang kami nakaalis ng Manila lang kaming dalawa lang. Tagaytay pa, tsaka Batangas. So, and both happened nung itong taon lang na to. So, parang, bitin! Ang dami pa namin pong gustong gawin. Pero syempre, first plan nyo na out of the Philippines, out of town? Japan. Ayun. Favorite talaga namin yun. But never pa kami nakapunta na kaming dalawa lang. It's always us and friends. It's a group palagi. Barkada na kami. So, laging barkada trip or... Sampo kami, ganyan. So, never pa yung kaming dalawa lang. And syempre kasi, yun nga isa din sa reasons why
ayaw muna namin mag-baby is because kumbaga, pag may baby na kasi, it changes everything. Yeah, no? Kumbaga, top priority. Pag may baby na, yung baby automatically becomes the top priority over anything, yeah. Yung baby. So, parang, yun. So, kailangan, gusto muna namin ma-enjoy yung time na kami dalawa lang muna na hindi, yung, kumbaga yung pwedeng bigla na lang kaming, pag pwede na ang lahat, okay, bukas punta tayo ganito, okay, punta, gawin natin to bukas, or ganito, diba? dito. Kasi pag may baby ka na, you have to really plan ng kung ano yung mas ikakabuti. Kung child-friendly ba yung lugar, child-friendly, malapit pa to sa hospital just in case something happens. Yeah. So, abangan namin diba? Yung baby na yan. Bantay lang yun. Naagay bantay lang yun. Okay, balikan natin yung tanong kanina ni Sir Neil Ramos of Tempo, bad connectivity daw. Sabi niya, basically, why release a Visayan song now? I know TJ writes song with the guitar, but how about KZ? What's the inspiration behind Dodong and Inday? Why now? Actually, sobrang perfect kasi na kinasal kami dalawa, both Bisaya, and we are celebrating this milestone in our lives na gusto namin i-share sa mga tao. And syempre, pinakamalapit ng mga puso namin sa mga Bisaya. So we want to tell our story sa kanila in our native tongue kasi yun yung mas malapit sa puso nila. And I think it is our responsibility to honor our language kasi part na ng identity namin eh. And we also, by doing this, we want to encourage other artists also to, kumbaga, if they also speak in like a different language or kumbaga, nasalita sila ng ibang lingwahe sa, ano nila, sa probinsya nila or kung sa mga parte ng Pilipinas or sa buong mundo, we encourage them to write in their language kasi iba yung beauty. Yun nga yung kwento ko kanina. Iba din yung beauty ng Bisaya. Ganyan. Kasi kami rin naman, personally, we listen to Bicolano songs, we listen to... Hindi naman naiintindihan. Hindi namin naiintindihan. We listen to Ilocano songs. Pag may mga bagong releases, we listen to languages. Chabacano. We listen to languages we don't understand. But as long as it's parang support na rin sa OPM. So, yun yung gusto namin ma-achieve lang din na somehow to encourage other artists to write in their own native language. Mm-hmm. So, the main reasons ay, syempre, nagsulat kami for each other and syempre nagsulat kami because we want to tell our story to the people who matter the most to us. The closest to your hearts, yes, mga Bisaya. Di ba, Jane? Diba? Parang, like, ikaw, Bisaya ka rin kasi. Parang, iba rin kasi yung impact talaga eh, pag sariling, ano, sariling. Syempre, kung mari, and especially that you guys are singing it. So, iba talaga yung feels for us and make us even more prouder than a Bisaya. Simple lang naman yung concept. Say, for example, sa mga TikToks, di ba? There are those Bisaya song na sinasayaw ng marami. Yeah. So, it transcends also same with the music. Diba, yes. Ng mga Bisaya. All right, and we got here a question from the Philippine Star. Thanks, Sir Ama, from Bot Glossario. Now that you've been living together as husband and wife, what other qualities have you discovered in each other? Parang na-mention. But you can. Hindi kami magkasundo ng timeline sa katawan. Ay, magkaiba kami ang body clock. Oh, ang una akong magising. Who's who? kahit gaano namin ka-hardy try na mag-match yung gising at tulog namin, ang ending, nag-away kami. Hindi kami nagkakasundo. Kasi parang si TJ, mas maaga talaga siyang nagigising. Asa tapos dito? Oo, tapos, tapos ako yung mas late. So may mga bagay na mas ano ako, mas, kumbaga yung utak ko mas gumagana sa gabi. So yung mga bagay na kailangan kong gawin na tatapos ko siya sa gabi, may mga kailangan akong isulat, may mga kailangan akong gawin, ayusin, ginagawa ko yun sa gabi. Si TJ, gusto ko, pagising ko. Oo. So minsan, gusto niya na matulog na ganyan-ganyan kasi hindi siya makatulog nang hindi ako katabi. Wow! Ayaw niya na ngayon. Hindi siya makatulog. So minsan, nung una, akala ko, sweet siya pag sinasabi niya, hindi, matulog ka na kasi, ganyan. Hindi pala, kaya pala niya ako sinasabi matulog na kasi hindi siya makatulog na wala ako. So minsan, wait lang kasi may kailangan pa ako ayusin, ganyan. Yun yung isang adjustment, no? Tapos, may mga minor things, like si KZ pala, super iyakin sa mga movies. Huh? Ganun.
Sinungaling pala siya. Oh! Hindi, pero yun. Yung mga ganun mga bagay. Like, Netflix kami, tapos maya-maya, gaganan, tatalikod na siya ganun. Tapos umiiyak na pala siya. Baliktad. Si TJ pala! Okay, mga ganun simpleng mga bagay na rediscover namin sa isa't isa. Pero, ano siya, it makes us appreciate each other more. Yung ganung mga simpleng bagay, no? Oo, tapos kunwari pag ano, bigla na lang siyang nawawala, sana naman to. Tapos nasa balcony lang siya palagi tumatambay. Ganun, papahangin. Ganun, basta sobrang ano kami, sobrang magkaiba. Magkaiba. Magkaiba talaga. Same. Parang ganun, magkaiba at magkapareho. No, hindi ko ma-describe, pero parang ganun. Kahit sa music naman eh. Kahit sa music natin, magkaiba tayo, malayo. Magkaiba. Pero both are very appreciative of kung ano man yung gusto ng isa. So like, for example, like ngayon, TJ nagbe-benchwatch sa mga rap videos. Hey! Naririnig ko na siya. Ito, isang example. Si KZ, alam niya na rin yung mga, sino yun yung mga latest na trades sa NBA, kilala niya yung mga players. Ako naman, kilala ko na yung mga drag queen sa RuPaul. So parang ganun lang. Rest lang kami. We appreciate each other's, we try to love kung ano yung love ng isa. Parang ganun. Nice. Knowing it's each other's interest and, you know, making an effort na i-understand kung bakit effort. Niya rin. Acknowledging also. Yes. Correct. Ito, from Cinema News, we got from Melba Lianara of Cinema News. Unang question. What are the other things they discovered with each other now that they are married? At number two? Yeah. Mas madali ba nakatrabaho sa paggawa ng isang kanta kapag partner mo sa buhay ang kasama mo? Dalawa. madali kasi syempre that's KZ kasi idol ko si KZ ako as an artist before ko pa siya nakilala, idol ko na siya. So isa 'yon na madali kasi magaling siyang artist pero yung professionalism syempre lumalabas pa rin. So minsan merong parang iba yung ideas namin. So kailangan namin siyang i-fix na hindi parang mas maganda talaga 'to kasi we always have to remind ourselves na it's always me and you against the problem and not me against you. Yeah. Ganon. So ano po siya, madali at mahirap at the same time. Kasi syempre, kunwari pag hindi kayo nagkaintindihan ng producer mo or like ng co-writer mo, hindi, uwi na muna tayo. Let's sleep on it and ano na lang. Kasi pag sa ano, magkita pag sa tayo ulit bukas. Oh, eh dito. Eh ito kasi po, uwi muna tayo. Para kaming uuwi. Ano eh? Magkatabi pa kami. Ganyan. So, ayun. Oh. Hindi siya masagot kung mahirap. Oh. Same. Oh, it depends. It depends on what we're working on. Ganun. Nah. All right. And we got a question from Miss Sunshine. Hi po, Miss Sunshine. Ayan. Is she here? Is she around? Ah, mag-go on cam. Yep. Miss Sunshine. Ayan, I guess. Miss Sunshine. And let's go back to her in a while. But we have a question from Pocholo Concepcion of Tribune. What do you think is the greatest Visayan song of all time? Back. Question. Ang daming pagpipilian. Well, perfect example. Greatest eh. So greatest Visayan song of all time. Or pwede bang the greatest Bisaya playlist, ganun na lang. Top 3 na lang. Sige, go. Top 3. Kasi iba't ibang kanta. So, isa sa pinakaunang mga nagmulat sa amin sa Bisaya ballads is yung Usahe talaga. Of syempre. Course. Yun ang greatest siguro. Kung tapos, greatest man. Magbigay ka na ng iba pang mga songs. Pero ako, siguro number 2 yung Balay ni Mayang. Kasi yun yung talagang Vispop. And then, follower kami ng Vispop eh. Every year, inaabangan namin eh. Tapos yung ano, di rin alam ko kuto, di rin alam ko taman. Cebu din. Jackie, Ate Kra by Jackie Chan. Ate Kra. Ano pa? Yun, ako naman. Book club. Yung mga ganun, mga Vispop. Playlist na talaga. Playlist ng Vispop. Tapos ano,
Lahira gyud ang dabawin niya. Yun, marami. Ako naman, may times din na nakikinig ako ng, nai-enjoy ko makinig ng mga super lumang songs ni Nong Max Urban. So, grabe! May mga times na gano'n, nakikinig kami ng mga Max Urban songs. Mm. So, greatest, usahay would be the greatest Bisaya song. Pero marami, sobrang dami. Yeah. And I must say, yung production ng Cebu songs, if you try to listen to the song, sobrang ganda ng ano nila, ng pagkagawa ng mga songs. Tapos ano pala, yung isang current favorite natin, Ferdinand Aragon, yeah. Philpop winner. Yung song, Di ko man mahatagang buwan. Ganda yun. Ang ganda nun. Di ko man makabot ang mata, bituon. Wow. Lahiragid basta Bisaya, no? Yes, sobrang. And you guys, baka na miss out yung pakinggan yung entry namin sa Bisfab 5.0. Ay, oo, may entry sila ng Winset. Shout out ng Nahigugma. Oo, may entry sila ng Winset. Mm. Ah, latest yun, di ba? Yeah, 2017. Yeah, yung entry namin. Yan, okay. Siningit ang self. Ayan. Hindi, naalala ko ngayon ko lang naalala. May kasama pala si Jane doon. Ayun, sila ni Winset. Mm-mm, si Winset. Yes. So ito, yung greatest playlist. Usahay. Ag-usahay, good. Follow-up question, do you also get inspired to write songs when you feel down or sad? Actually, ako lang to. Mas madali magsulat ng sad songs, yes, for tama. Me. Then happy songs. Tama. Ako, kung hindi pa ako kinasal, hindi ako makasulat ng mga masasayang kanta, palaging ako same, kasi yung mga okay na numbers ko na okay sa Spotify, puro ano yung sad songs, yung Dating Tayo, Kahit Kunwari, mga ganun yung mga... Tulad mo lang yung masaya. Pero ngayon talaga, pag kausap ko yung fans ko ngayon, pag listeners ko, pag kinakausap ko, sabi ko sa kanila, hingin ko lang muna tong moment na to, na i-enjoy ko muna yung happy face. So marinig yung mga next few songs sa akin, masasayang mga kanta muna. Pero marami tayong baon ng mga hugot songs. Mm. Pero sa ngayon, happy face lang muna tayo. Nice! Makakano. Opa heart. Diba? Oh, we have questions from a famous vlogger in Bacolod, Chan Chan Torres. Hi, Chan. Malaki ba ang influence ni TJ sa mga songs na ginawa mo, lalo na ngayong husband mo na siya? I think this is for KZ. Yes. Kasi si TJ yung mas malaki influence mo sa akin. Hindi, malaki din yung influence actually po nung simula. Ngayon din naman, pag medyo hindi pa ako sure sa direksyon ng kanta na sinusulat ko, nahiya akong iparinig sa kanya or nahiya akong ipakita actually, sa kanya. Alam niya pag nagsusulat ako kasi pag lumalapit siya. Ano yan? Wala. Nahihiya siya, minsan na ipakita yung drafts. At the same time, ako naman, pag gumagawa ko ng tono, nahihiya ako kasi magaling siyang singer. Eh. Sobrang galing niyang singer. Eh. Pero yun yung dinidevelop namin ngayon na kahit ikaw naman sa sarili mo, mahihiya ka rin. Eh. So ngayon, parang dinidevelop namin na, sige, pakita nga. So, pinapakita niya sa akin. Tapos yun, nadidiscover ko na ang ganda naman ito. Hanggang sa kailang si KZ, magaling na songwriter. Wala lang talaga siyang confidence pa na ilabas yung songs niya. Ganun lang talaga yun. Hindi, seryoso. Ang ganda ng mga kanta mo. Kailangan mo lang talagang i-release sila. Yung expression ni KZ. Kinukurot ka na dyan, TJ, no? Ginakusi na ka diyan sa kilig. Kinukurot ka na dyan sa gilid. Alright. Oh, yes. Definitely, na-inspire talaga akong magsulat because of TJ. And syempre, siya kasi yung taga proofread, parang gano'n. Oo. Tapos siya din yung minsan, pag masyado ng malalim, pag masyado ng madaming pinupuntahan, siya naman yung... Simplihan mo ng konti. I-atras mo ng konti kasi baka hindi na siya... Baka konti lang ang maka-appreciate. Ganyan. Mm-hmm. So, ayun, siya yun. Same for me. Okay. And we have actually a question from Cebu. Ayan, singit ko lang to. From Cebu, sabi niya dito, can we have a little backtrack to when you were still starting as a singer? Kinsa bagyod ang pinaka nitatak na singer sa inyo, ha? International or local? O unsay rason nga nung sila inyo ang gina-idol? O gano ang passion for ninyo for music? Atong batanon pa ba mo? Or daga pa ba mo? International, Mayor... 3Js. Mayor Mraz, Jack Johnson. Si Jack Johnson, easy listening. So,
daghan ko dira og makuha sa iya. Local, ginahan ko, I like songwriters eh. So sila Sir Ogi, sila Sir Jim of Apples, si Gary Granada, yan, that's my ultimate. Well, Noel Cabangon, yun yung mga ultimate ano ko, mga idols ko. Jimmy. Jimmy Bondoc, yan, yung kinover ko pa isang song niya hanggang dito na lang. At saka, kung influence din, malaking influence sa akin yung Hail sa songwriting ko. Oo, kasi high school ako, parang yun yung era eh. Hail, tapos si Champ kasi ng Hail, he's my second cousin. So isa siya sa nag-encourage sa akin na to keep writing, to keep parang sulat mo lang kung anong gusto mong isulat hanggang sa siya rin yung pakilala sa akin sa mga maraming mga naging friends ko na sa industry. So yun, those are my personal influences. Ako nung parang nagkaroon ng two sets kasi nung bata pa ako, medyo bumibirit ako. So tama. Yung mga first few artists I always listen to R and kasi were pag hanggang yun. Si Miss Reg, of course. Mr. Jean Velasquez, Celine Dion, Birit talaga, Whitney, no? Houston. Yun talaga yung pang ano talaga pang gera ganun kasi. Ano yung Sir Martin na kinanta mo isa? Ikaw lang ang mamahalin. Oo, Sir Martin, ganun. Tapos nung nag-high school na ako, nung nagkaroon ako ng problema sa throat, syempre hindi ko na makakanta yung mga kanta nila. So, doon na pumasok yung ano, nung nagkaroon ng MYMP. Na-appreciate ng mga tao yung pwede naman pala din ang hindi, ang pwede naman pala gumawa ng music na yung mga tao na hindi kayang bumirit. Mm-hmm. Like, di ba kasi nagko-cover sila, tas acoustic lang, very, very easy listening, like you said kanina. Tapos, bumasok na yung Up Dharma Down. So, aww, parang mas lumawak yung ano ko sa music. Tapos, pumasok si Jessie J. And then, Lauryn Hill, India Ari, mga ganun. So, sobrang iba't ibang mga influences. So, syempre, may Glock 9. Ganun. So, ayun. Tapos, may Yosha. Sobrang dami. They inspire me not only because they're amazing artists, pero they're amazing people. Oh, they're amazing people as well. Well, at least for those who we've met and worked with, ayun. So yeah. Napaka-diverse. Diverse ng influences, marami. And that shows your versatility rin right now as a singer, diba? And for our last question, we got here from TV Patrol, katukayo ko, MJ Felipe. Hello po. Kumusta, Sir MJ? Anong oras dyan? Hi, TJ. Hi, KZ. It's 9:14 ng gabi here. Yeah, so oh hindi pa na masyadong gabi, so okay lang. No, congratulations on this project. Thank you. Actually, kanina binabanggit niyo yung Bisaya, ano. I was wondering, kasi nagkaroon na ng momentum to eh, yung mga Bisayan songs, no? Marami ng artista, like the most recent was Karen Sita, you know, Cebuana. She did her thing, and nasayangan nga ako kasi may momentum na, no? Parang parang hindi natuloy-tuloy, no? Hindi bumulusok or something like that. But I got the chance to interview Alamat last night, the P-pop group na meron ding isang Bisaya member. And feeling ko, parang, you know, yung multilingual na P-pop group. I was just thinking, I don't know if you agree with me, but I want to hear your thoughts. Is Bisaya the future of OPM? Could it be? Could it be? Nakagano na gagami. Ganda na. But definitely yes, pag given a chance, feeling ko talagang kayang makipag-compete. Kasi ang dami-dami mga artists from Mindanao and Visayas who were amazing singer-songwriters na naghihintay lang talaga na magkaroon ng opportunity. I mean, hindi nga lang amazing singer-songwriters, even producers, na pag pinakinggan nyo yung quality ng pag-produce nilang ng mga tracks. Wala pang vocals to ha, just producing the track na kakantahan mo. Pwede siyang nandun sa international level ng quality. And that is something that we should be proud of. And sana mabigyan lang talaga ng pagkakataon na mapakita nila yung mga kaya nilang mabigyan gawin. Kasi syempre tayo nandito sa Luzon, sa totoo lang, mas malawak yung platform natin. Mm-hmm. And the reason being is,
lahat ng tao sa Pilipinas nakakaintindi ng Filipino, but hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya, hindi lahat nakakaintindi ng Ilocano, hindi lahat nakakaintindi ng Ilonggo and other languages from the Philippines. So, naghihintay lang talaga sila ng pagkakataon. And yun nga, isa yun sa mga reasons why we're trying to do this, where we are trying to open a door na hindi masyadong napapansin dati, na pwede nating i-explore, na pwede nating ipakita sa hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pwede nating ipakita sa buong mundo. Marami nang marami nang Bisaya songs na release, marami nang naging hits. But personally, I think Bisaya songs based na nanalo sa songwriting competitions, yeah, na lahat kalaban ay hindi Bisaya. I think personally, to answer the question, makakapag-breakthrough lang siya yung Bisaya songs that will keep on producing if we take out the regionalistic mindset. Yung parang pag tinanggal natin na, oh, it's a regional song. It's a Bisaya. Parang lagi kasi like sa mga... It's always, feeling nila, it's always a level under... Parang ano yun, nakakulong siya lagi sa regional. Eh. Hindi siya, like, this is a, parang example na lang siguro na there are songs, magandang songs, but it never gets to be, or in award-giving bodies, minsan it never gets to be nominated in best pop song, yes, best mellow song. Despite kung kahit gano'ng kaganda yung Bisaya song, lagi siya nagfo-fall dun sa best regional song. So, kahit ang dami pa sa ng categories na pwede niyang puntahan, nakulong lang siya dun sa best regional song, yeah, because that's in Bisaya. That's personally, but if it was written in Filipino or in English, yeah, it would have been a best mellow, would have been best pop, would have been best ganito ganyan. Yeah, I think kasi like love, music should also be parang borderless. Yes. Yes. Kung nakakanta nga natin yung lyrics ng K-pop song eh, yes, bagay mo hindi Bisayan song. Totoo, no? Po. Okay. Tapos, okay. No, sorry. No, dahil ako pala yung last na magtatanong, I'm gonna put you on the spot, KZ and TJ. Sana meron... nung pumasok ka na nga, kinakabahan na ako. You know me naman, KZ. I like surprises. Sana mayroong malapit na gitara sa tabi nyo, no? Because I'm gonna put you on the spot. Meron ba? Meron ba? Electric yung nakalagay dito. Tutala ko na yung last, eh. Tutala ko na yung last. No. But, you know, this is worth it, tong last na question ko. I just really wanted a standby guitar just in case na merong gawin si KZ saka si TJ. Kailan pala yung release ulit, KZ, nitong inyong playlist? Na-release na po yung playlist. Available na po siya sa lahat ng mga digital music streaming platforms worldwide. Tapos yung music videos are gonna be released sa August 7, 7 p.m. Yep. Sa okay. YouTube channel ng Star Music and YouTube channel ng Poly East Records. Poly East. For okay. Both Dodong and Inday. Kinakabahan ako. No, my last question is this. You know, KZ, when you competed in The Singer in China, we were so proud of you. Alam mo yan, I was there. Lagi kitang sinusundo sa airport. Alam mo lahat. Lagi kitang nakikita pag inatid ko siya. Correct. Alam, si Kuya MJ ang isa sa mga tao na alam ang lahat ng nangyayari. Guys, ang dami niyong hindi alam na alam ni Kuya MJ. Updated. What I wanted to hear from you, KZ and TJ, is... yan, habang nag-blurred ng konti yung camera. Currently, as we speak right now, Nesty is fighting for the Olympics. Yeah. And we yeah, have lots of we have lots of kababayan right now na si Carlo Kapaalam, diba, assured na siya ng another bronze medal yeah. for us. Heidelin, of course, and Nesty assured na rin. What I wanted to hear is a song for them. Anong kanta ang pwede nyong ihandog or i-dedicate sa ating mga kababayan making us proud right now in the Tokyo Olympics? Itong song po na to, perfect yung example mo kanina na nung nandun ako sa China kasi, I was away. Talaga like, I felt lonelier because medyo walang Facebook, walang Instagram, walang mahirap makipag-connect sa family. Tapos, sobrang late kami natatapos, ganyan-ganyan. And yung pressure kasi of representing your country and, you know, trying to wave the flag high doon, medyo iba.
So, si TJ, sinulat niya yung kantang to kasi hindi niya alam niya na gusto ko na nandun ng lahat ng mga tao na importante sa buhay ko because I need their support. I need the emotional support. I just wanted my family to be there, my loved ones to be there. I just wanted them to be there para maramdaman ko na everything that I'm doing, it's worth it. It's worth it. So, parang ganun. Eh, pero syempre, nung time kasi na yun, hindi makapunta si TJ. Wala sa pamilya ko ang makapunta kasi medyo hindi din ganun kabilis ang process. So, he wrote this for me para ma-feel ko na he will always be there kahit na malayo siya. And that whatever happens, may medal man o wala, manalo man o matalo, you will always have a home to come back to. This is nice, yeah. Ito muna lang. Sandal ka lang sa akin. Kung na sasakal sa hagupit ng mga bakit at mundo mong mapanakit. Manalo matalo, you will always have a home dito sa amin at proud kami sa lahat. Ngayon manonood ako actually after din ito kasi before nanood din kami nung Carlo Paalam. So we're so proud. Hindi lang siya Pinoy pride because you're winning, Pinoy pride because you're there representing the country. And you know how it feels. I kind of know how it feels. So EJ and KZ, maraming salamat. What a way to end the press conference. At I know I always put you on the spot, but thank you for always accommodating me. Good luck. Thank you po. Have a good night. Okay. Thank you, Sir MJ. And grabe, actually, hindi ko naiintindihan yung kilig ko right now kasi idol ko si MJ Felipe. At syempre, kinil... Iba rin yung dating ng song. So thank you so much. And again, to all our media friends, thank you. And alam nyo, super excited na for your upcoming music video this coming August 7. That will be on Saturday, 7 p.m. on Star Music YouTube channel and Poly East Records. Kaya TJ and KZ, please invite our media friends and to all those watching right now. Guys, once again, una sa lahat, thank you so much for your time, for being here. Marami kayong pwedeng gawin sana ngayon, but you chose to be here with us. Maraming salamat po. Please support the songs Dodong and Inday out now. Sana mabigyan nyo ng chance na mapakinggan. These are both Bisaya songs that we wrote for each other. And sana ma-share nyo rin sa mga friends in your music video coming out this Saturday, August 7 at 7 p.m. Yun, what he said. please support Simula playlist po, available na sa lahat ng mga digital music streaming platforms worldwide. If you don't speak Bisaya, huwag po kayo mag-alala kasi meron pong closed captions. Yep. Ang mga lyric videos na available na sa YouTube channels ng Star Music and sa Poly East Records. So please do share the songs to your friends and your family, and ayun, abangan niyo po ang
paglabas ng music videos ng Dodong at Inday August 7, 7pm sa YouTube channel ng Star Music and Police Records. Thank you. Thank you so sana much. Next time magkita-kita na tayo. Yes, hindi na Zoom. So, yes, and thank you so much TJ and KZ, and let me just thank this following person. Of course, our ABS-CBN music head, Sir Roxy Likigan, and of course, creative director Jonathan Manalo, AD prom head Jeff Victoria, Star Music label head Mela Balianio, music marketing lead Naomi Enriquez, publicity and promotion headed by Sir Franz, publicity and promotion associate Jack, thank you so much. Our digital head, William Garcia, digital content producer, Jaliza Baloyat and Troy. Our IT, hello, thank you, Gerson, Geoffrey, Aaron, and Lunar. And of course, thank you also to ABS-CBN Corporation Communications Corp, Comhead, Kenny Chua, Aaron Domingo, and Michelle Baltazar. Cornerstone Entertainment, headed by Erickson Raimundo, Caris Buck. Caballero, Fair Moya, thank you. Salamat rin. Poli is the records. Ethel Capachero, Jamson Chua, the general manager, A&R director, marketing and digital team, Chito Ilagan, and Chino David for the beautiful arrangement, and Albert Tamayo for the final mix and master. And there you go. Once again, thank you, TJ and KZ, and congratulations. Thank you so much, MJ. Marami, Dodong and Inday. Yes, and I guess that concludes our Dodong and Inday Virtual Media Conference. Daghan kaayong salamat. Kita kids. Thank you po.